Hello everyone, welcome back to my channel. Not really my channel, but my Facebook profile, Erwin Macam, or my YouTube channel, Tonight with Teacher Max. At muling nagbabalik ang Tonight with Teacher Max dito sa Facebook para sa ating Independence Day special ng TWTM or Tonight with Teacher Max. Para sa mga bago sa aking channel, okay, pasensya na guys if I will mention my channel because I will also upload this Facebook Live sa aking YouTube channel. So para sa bago sa aking mga channel, please don't forget to subscribe, okay? And hit that notification bell para updated kayo sa aking mga uploads, okay? At ayun na nga, nabanggit ko na pumunta tayo ngayon dito sa Facebook for Tonight with Teacher Max kasi naman, Independence Day at gusto natin na mas marami tayong ma-reach na mga tao. Kaya naman, meron din tayong very special guest today na ang aking, ano, parang the other half pala of the dynamic duo namin sa Southridge, pati na rin sa Rotary, okay? Walang iba kung aking good friend na si Chok and Cabo na maya-maya lamang ay makikita nyo na rin, okay? Ang pag-uusapan natin today ay very interesting, okay? Bakit nga ba? Kasi muna, banggitin muna natin, Happy Independence Day, everyone, okay? Kahit medyo hindi maganda ang mga nangyayari sa ating bansa, there are still so many reasons to be happy. And of course, that we are still, of course, we still have this independence, di ba? Kaya naman, ayun. So ito na nga, napakaganda ng topic natin today because we will be talking about the different types, okay, of teachers in the Philippines, okay? Iba't ibang uri ng teachers sa Pilipinas. So i-recall natin yung mga magagandang memories natin kasama ang ating mga guro. Okay? Kaya, huwag na nating patagalin pa. Let's welcome our very special guest for today. Let's all welcome from ChockTalks YouTube channel. Walang iba kundi my very good friend, Chok and Cabo. Hello everyone. Hello Erwin. Kamusta? 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 Ayan. Ito. It's been a while. Parang ang tagal din nung huli nating yes. Live together, no? Parang almost. Bago pa ata mag-quarantine or pakakasimula pa lang? Bago pa mag-quarantine yan. Oo. Diba? So ngayon kasi, because both of us, meron tayong YouTube channel. We get to watch kung anong ginagawa natin and we get to learn from each other as well. And ganun talaga ang buhay. Tuloy-tuloy lang. Kagaya na sinabi mo, it's Independence Day pero dapat masaya pa rin tayong lahat. So, okay, I'm happy yes. To be here. Very true. Okay, so ko'y nabanggit ko na iba't ibang uri ng teachers ang pag-uusapan natin yan. Pero actually mga ka-tweetams, ang pag-uusapan natin ay mga uri ng teachers na binanggit ng isang famous na YouTuber na si Lloyd Cadena. So ko'y tayong dalawa ay magre-react sa mga comments na sa mga uri ng teacher na binanggit ni Lloyd Cadena. Pero ating tandaan na maaaring ang mga uri ng teacher na ito ay yung mga noon pa. So of course ito makabagong henerasyon . Meron ng mga bagong uri ng teacher, 'di ba? Ayan. Kaya okay. Exciting eh kasi most awaited collab. Parang Erwan Yusuf at ano lang no, Will Dasovich, ganun ang level niyan. Correct. Ayan, so kung gusto niyo po pala magpa-shout out, feel free to comment lang po. At isa-shoutout po namin kayo ni Chok. At ang kagandahan pala Siyempre. Ng live stream na ito, Koy, ay ito ay isang open live stream. Okay? Yes. Ano ba ang ibig sabihin ng open live stream? Ibig sabihin nito, pwede kayong makita rin sa video na ito. Okay? Bibigyan namin kayo ng invite kung gusto ninyo na hindi lang basta comment pero marinig ang inyong boses. Diba? At makita kayo sa camera. At makita kayo sa camera ay pwede kayong join sa broadcast na ito, ibibigay ko sa inyo ang invitation. So kung gusto niyo pong lumabas sa camera at makita sa YouTube at Facebook, i-message na lang po ako, personal message sa Facebook. Okay, at ibibigay ko po sa inyo ang invite. Okay? Ibibigay ko sa inyo ang invite para makasama kayo sa live stream. Okay? Koy, so simulan na muna natin ang early shoutouts. Siyempre. Unahin natin yung mga kapamilya. Yes. Ang walang sawang susuporta sa ating mga endeavors, di ba? So, nandito ang actor na si May, nakakasabi mo nga lang, most awaited collab. Ayan. Siyempre, nandito rin. Baka may paraful kuya mo, ikaw din manalo. True. Okay, very soon magpaparaful tayo ulit. Siyempre, nandito ang aking isa pang sister na si LA. Ayan.
And then shout out daw tayo kay Yuna, Trey, and Idea. Hello mga kids. Thank you for watching. And then of course, kayo nandito rin ang aking best friend na si Christian Darwin. Ayan, na nasa Qatar. Hello, hello. Hello, Darwin. And then, syempre nandito rin ang isa pa naming friend na nasa Qatar din na si Keith. Hello. Hi, Keith. Hello. Ayan. So maraming maraming salamat. At may umahabol. So early shout out si Dodi De La Rosa III. Hello po. Ayan. Hello, idol teachers. Parang si Dodi ata, hindi ba siya sa Rotary? Parang familiar yung name niya. Sabi ko sana daga. So, joke lang, Dodi. Okay, Dodi daga. Okay, of course. Rotaractor ba si Dodi? Diba? Parang feeling ko Rotaractor siya. Okay, then of course, shout out din to Stacy. Okay, and to my Augustine girlfriends. Ayan, manonood ang mga Augustine girlfriends ni Stacy. Wow, hello, hello po sa inyo lahat. Ayan. And then Koy, ayan, sobrang nakakatuwa naman, ang dami agad nating early shoutouts. Koy, paki-shoutout naman itong aking kaibigan. Hello Miss Grace Soro. Hello po sa inyong lahat. Ayan. And, welcome to this live stream of Teacher Max. Ayan, Miss Grace. Ito Miss Grace, si Miss G. Okay, na merong Facebook page na merong 8,000 or 9,000 likes. Nakaano, nag-like na ako diyan. Ayan, 'di ba? Okay, Miss G. Mag-start ka na rin ng watch party para marami tayong makakwentuhan ngayong araw na ito. Ayan. Party tayo. Si ayan. Dodi ay Rock Kabataang Maynila. Ayan, Rock Kabataang Maynila. Yes, mabuhay ang Rotaract. And of course, shout out daw kay Malos. Okay, so muli. Siyempre, si Malos nandyan din ang nanonood. Yes, okay. Ang golden retriever na aso ng aking kapatid. So wag na natin patagalin pa ko. Na-excite na ako pag-usapan. Ako din. Sa iba't ibang uri ng guro sa Pilipinas. Okay? At ito po ay mga opinion lamang ni Lloyd Cadena at tayo magko-comment lang kung totoo nga ba ito that lalo na kami dalawa ni Chok ay mga teachers din. Okay? Pero sana huwag tayong mabash ng mga fans at followers ni Lloyd Cadena. Correct. Kwentuhan lang, kulitan lang. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Okay, again, open live stream po tayo. Kung gusto nyo lumabas sa camera at magbigay ng inyong storya ay i-message nyo lang po ako sa Facebook para mabigay ko sa inyo ang link. Okay? And then, meron po tayong video ni Lloyd katulad na nga nakakasabi natin dahil pag-uusapan natin. So, ito na ang video ni Lloyd. Okay? So, paki-message na lang, paki-comment na lang din po mga ka-tweetams kung okay naman yung audio natin at saka yung video. Kung nagsasabay naman sila. Kasi kung later on, hindi naman sabay, okay, kung meron tayong medyo technical difficulty, meron po kaming backup na PowerPoint. Tama. Diba? Laging handa. Ganyan na mga teachers. Okay, so. Excited na ako dito. Okay. Ito na ang mga uri ng guro sa Pilipinas. Simulan na natin sa number one. Okay? Ito na. Number one, the pure energy. Parang Gary B lang. All out to mag-perform. All out to magturo. Talaga naman rinig sa buong building yung boses. Ang lakas. Ang galing mo, sir. Kahit yung bata na kahirin, napapadali niya. Mabalina na umaga na mga bata. Maganda umaga rin po. Handa na ba kayong matuto? Opo! Hindi ganyan. Aba, syempre po. Ang pag-aaralan natin ngayon Number one. Kaya ako natatawa sa number one. Kasi ikaw agad yung naalala ko. Pero Koy, wait. Bago mo sabihin, mga ka-tweet times, kamusta yung audio and video natin? Okay naman ba na? Sa akin, parang sabay naman. Parang sabay naman ba siya? Okay naman. Okay. So, ang number one natin, Mr. Pure Energy. Ayan. Ano ba? Ako naalala. Hindi kasi naalala ko, yung mga time na nagtuturo ko sa Southridge, isa yun sa mga descriptions sa'yo ng mga co-teachers mo, ng mga estudyante, yung energy mo inside the classroom when you're teaching. And I think, siguro, ganun na din sa akin, no? Sa iba mga kilala nating teachers, we need talagang all out tayo pag nasa loob ng classroom, kapag nagka-klase, or kahit nga nasa faculty room, minsan yung energy natin, ibang klase din, di ba? Kaya nakakahawa yun sa mga bata. Mr. Pure Energy, tama. True, parang Gary V lang, di ba? Okay, sabi ng sister ko, may slight feedback. Pero okay lang naman, nakakasunod naman kayo dun sa video natin. Kasi kung hindi, sabihin na lang kami, lilipat tayo bigla sa ating PowerPoint
presentation. Pero Koy, totoo nga yan, no, na meron talagang mga teachers na, syempre kasi diba parang, minsan ang mga teachers ay parang mga frustrated ano din, actors and actresses. Diba? At parang yung classroom ang ating stage, diba? Correct. Not really frustrated, but siguro parang yun nga eh, sa classroom, parang yun yung stage natin at yun tayo mga teachers, no? So talagang maganda kasi na madadala ng energy natin yung mga estudyante natin. And I think, isa yun sa mga dapat na character ni teacher, you really need to be a performer inside your classroom. Pero, yung performance na, kasi minsan may overwhelming na teacher, pag sobrang energy talaga, yung mga bata parang, ala siya, ala 7 pa lang, ganyan na siya. Paano pag 4 o'clock na kaya? Masustain mo kaya yung energy? So you need to have that, yung energy, you have to sustain it, you have to, ano ba yun, to be consistent about it. Hindi pwede sa isang araw, ang saya-saya mo, pure energy ka, tapos bukas, wala ka, lobat ka na, parang ganun. So, ano ba, tamang timpla lang siguro for many true teachers. At saka dapat lagi kang, ano, parang nare-charge, di ba? Correct. Is the key. Pero, ano kaya yung mga ways na all out? Na-experience mo na ba ko yung kunyaring kakanta ka sa classroom? Oo, sa sayaw ka? Diyos ko, ako pa ba? Halos lahat yung nagawa na natin. And, siguro, ano, sa akin, malaking factor yung mga estudyante sa loob ng classroom. Kasi kung ano yung energy na binibigay nila sa akin, yun yung babalik ko sa kanila ng doble. So kapag yung klase, eh, mamatay-matay na sa sobrang pagod. Lagi, as in, akong laging nangyayari sa akin, yung klase ko, laging before lunch or after lunch. So yung time na nagmamadali sila dahil gutom na sila, or yung busog na sila, inaantok na sila, doon ako lagi nilalagay ng principal ko. Ewan ko ba kung bakit. Pero tingin ko, kailangan talaga ng teacher na may energy sa mga ganitong oras. No? Umaga, yung bago magtanghalian, after tanghalian, uwian. That yung mga teachers na yun, yung may energy talaga. Yeah, kayo mga katita, mas meron ba kayong mga teachers nyo noon, okay, or ngayon, ha, kung kayo yung mga estudyante pa, na talaga namang ano din, all out ang energy, talagang Gary V kung mag-perform sa klase. Ramdam mo talaga, o yung ramdam talaga sinasabi. Pero ito yung klase ng teacher na gusto mong maging teacher, eh, di ba? Mm-hmm. Kasi hindi parang walang boring moment sa klase, di ba? Parang masaya lang, di ba? Mm-hmm. Kaya maganda rin, syempre, na we have to use this energy in a positive way. Ito yung klase ng teacher na umiikot sa classroom, alam mo yun, yung talagang nalilibot niya yung buong classroom dahil nagtuturo siya. Yung bata hindi magkakaroon ng stiff neck kasi ganun ang ganun, na-exercise yung ulo, di ba? Talagang ano, ganun. Utilize ang buong, ano, correct, yung four corners of the classroom. Oh, okay. Yun talaga yung buong yun, ano, stage niya talaga. Correct. Yun ang maganda talaga, di ba? Okay, ayan. So, number one is pure energy. Pure nakakakuha energy naman. Ayan, sige, tingnan natin. Ano kaya ang number two? Okay, na uri ng teacher sa Pilipinas. Mga ka-tweetams, comment lang kayo kung meron kayong gustong i-share na stories about sa mga uri ng teacher sa Pilipinas. Okay, let's go with number two. Teacher natin, talaga namang nakakantok pag magturo. Number one, nakakantok yung subject. Number two, nakakantok magturo. Number three, nakakantok yung time slot. Kaya pag tumingin ka sa likod, may kita mo lahat ng mga classmates mo, kung di ba nga, tulog. Ganito kasi yun, noong unang panahon pa lang hapon, wala pang kikay, sabi ng nanay. Nakikinig ba kayong lahat? Hindi na ako magtuturo, hindi na naman kayo nakikinig. Bakit may mga nagsisend sa likod? Hoy! Number 3. Okay. May tanong ako bago tayo mag-comment. Yeah. May binato ka ba sa classroom? Nako, never na never ko po yung gagawin. No? At never never dapat gawin niya ng isang teacher ang mamamatag sa classroom. Ayun na nga, sabi ni Lloyd, ang number 2 na uri ng teacher ay yung the lullaby. Or yung tipong nakakaantok magturo, nakakaantok ang subject, at nakakaantok yung time slot. Tama ka din sa time slot kanina. Oo, actually. Saka siguro, sa akin yung lullaby teacher, ito yung teacher na monotonous din pag nagtuturo. No? Yung hindi mo alam kung nasa na siyang state ng emotion niya. Kung masaya ba siya sa sinasabi niya. Kung galit na ba siya. Ah, nagagalit na ako, class. Yung tapos parang... Jacqueline Jose lang ang peg. Ganyan. Class, fire drill na class. Ganun. Lakbo, gano'n. Medyo nakaka... being a teacher for many years, ikaw din, no? Marami tayong mga na-observe ng mga teachers natin. Ikaw, nasa APEC ka, nag-observe ka ng teachers, tama. You have teachers na monotonous talaga magturo, and I think that's one thing that we need to
improve sa craft natin as teachers. Hindi pwedeng pag nagturo tayo, dire-diretso lang tayong ganun, no? Kaya inaantok yung bata, tingin ko. Pero totoo ba yung sinabi ni Lloyd na ano, nakaka-boring, ay ano to, nakakaantok din yung subject? Do you agree? May nasa, do you, kayo yung mga ka-tweetams, do you agree na merong subject na nakakaantok? Ako tingin ko, kasi ako never ako talaga nag-enjoy sa math. Mm-hmm. Not because my teacher is bad, but the subject itself is really hard. Hindi siya nakaka-antok. Gusto mo siyang tulugan kasi ang hirap niya. Totoo yan, totoo yan. Actually, siguro hindi naman nakaka-antok. Siguro merong mga, not only in one subject, pero siguro meron sa lahat ng subject, meron talagang mga topics or lessons na sobrang hindi ganun din ka-exciting. Siguro katulad ng mga, kung hindi ka, kunyari, hindi ka naman inclined sa history, di ba? Hindi mo hilig yung mag-memorize ng mga date, di ba? Yung mga specific events, di ba? Kunyari, hindi ka naman mahilig sa, mahina ang, ano, mahina ka sa mga literature, di ba? So, hindi mo gusto mag-interpret ang mga tula, di ba? So, siguro yun yung mga moments na nakakaantok. May comment si Miss G. Ayan. Sabi ni Miss G, pakigabasa ko eh. Lugi yung alauna ang schedule. Mas pang malakasan ang kailangan hugutin eh. Totoo, kasi nga busog, tas inaantok pa sila. Kaya nakakabaliw talaga. Kasi oras ng ano eh, oras ng siesta, di ba? Oo, madalas 1 o'clock ako, Miss G. Grabe talaga. Kaya hindi ko alam paano sustain. Kaya yung mga all, yung mga Mr. Pure Energy, sila yung dapat nandun sa time slot. Ng after lunch, pati nga sa umaga, di ba? Thank you, Miss G, for for your comment. Totoo yan talaga, ano? Yung alauna. Additional comment, Koy. Na, gusto ko lang sabihin din sa mga estudyanteng manonood nito at nanonood ngayon, you have to remember na kahit yung mga teachers ninyo, may mga topics sila na parang, ang hirap ituro ito, nakaka-bore ito ituro, nakakalalabay itong subject na to. Kahit kami, no, when you look at your syllabus, halimbawa, or your course outline mo, may topic na parang, skip ko na kaya itong lesson na to kasi nakaka-bore ito ituro. So dun masasukat naman yung skill ni teacher kung paano niya babaliin yung lesson para hindi maging nakakaantok talaga. Very true. Alam mo, may ako talaga minsan na-experience ko yan eh, na pagbalik ko sa faculty room, sasabihin ko na parang, medyo hindi maganda yung klase ko kasi parang medyo boring, medyo nakakaantok. Not only because of the topic, pero siguro the way, yung strategy din na napili ko. Kaya siguro dapat, yun nga, di ba, every time as teachers, every time you feel like after the class, every time you feel like na parang medyo naging boring or hindi inviting yung klase, then we have to look for another strategy, no? Correct. Babawi ka kinabukasan. Ayan. Ito, may comment ang aking best friend. Sige. Sabi niya, pero we have to admit, may mga old teachers na tamad na magturo. No effect at all. Siguro pa-retire na. Pwede. Totoo naman siguro. Kasi parang ano nga eh, parang maganda yung mamaya yung ipapakita natin na hashtag. Diba? Kasi I think hindi na mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Abangan nyo mga ka-tweetams yung hashtag na pag-uusapan natin mamaya. Siguro kasi hindi lang sa mga teachers, pero siguro usually mga pa-retire na. Siyempre dumadating ka rin sa parang saturation point eh. Diba? Na parang kasi ang tagal mo ng comfort zone ito. Mm-hmm. So, hindi natin makakailan na meron. Hindi lang yan true, Darwin, sa mga old teachers. Even for younger teachers nowadays, I know I've met a lot of teachers at sinasabi na parang after a year, they felt na parang, ayoko na magturo. Hindi yata ako pwede maging teacher. Yung parang nararamdaman din yun. At ako, halimbawa, I'm a 41-year-old teacher. And nararamdaman ko minsan parang, siguro I'm done with 20 years of teaching. Pwede na siguro yun. No? Ikaw, Erwin, minsan, have you felt that yung parang gusto mag-stop or magpalit ng career? Mag-YouTube na lang kaya tayo. Bro. Hindi, pero alam mo, totoo yan kasi may times talaga na kung ang estudyante nga tinatamad eh. Diba? Ang teacher din, may times na tinatamad din. Diba? I mean, lalo na siguro pag hindi talaga responsive yung mga students mo. So, parang katama rin kayo pumunta dito sa specific na klase na ito na parang kahit anong gawin mo, eh, parang walang epekto sa kanila, diba? Kasi ang bottom line is to find your motivation every day para hindi ka maging dalalabay teacher. Ganon. True, very true. At bawal lang tamad, diba? Correct, Diyos ko Lord. Okay, laban lang tayo, bata. Diba? Lugi ang mga bata. Siyempre parang may sinumpaan tayo sa profession natin. Now we do our best. Yeah. So kahit tinatamad tayo, laban pa rin, di ba? Huwag natin ipakita sa ating mga bata. Okay. So, puntahan na natin ang number 3 na tinatawag ni Lloyd na, okay, Mr.
Quickie. Bakit kaya Mr. Quickie? Okay? Tingnan natin. Okay, panoorin natin mga ka-tweetans. Quickie. Ito yung teacher yung parang nagmamadali pa nagsalita. Parang rapper, ano ba? Wala ka take lock 9, gano'n? Mabilis na ka magturo. Ang bilis pa ng mga lesson. Kakatapos na ng isang lesson, may bagong lesson ulit. Parang sakit sa utak. Ma'am, narin siya overload na po. Wala, mabilis kayo magsulat kasi mabilis na ang lesson natin ngayon. Nung unang panahon pa ng hapon. Number 4. Okay, ayan. Do you agree? Meron tayong mga ganyang teachers. Mga ka-pitams, meron ba tayong ganyang teachers? Mabilis magturo. Mr. Quickie. Alam nyo, tingin ko yung mga Mr. and Miss Quickie teachers, nangyayari to kapag crucial periods na, like halimbawa, towards the end of the quarter or fourth quarter in particular kasi kailangan na yung matapos yung course outline. Diba? Mga naghahabol. Oo, kailangan mong habulin. Yung World War II, isang upuan na lang, mga gano'n. Hindi na matapos yung lesson. Kaya minamadali. Okay. Pero siguro kasi yung iba din, no? Yun, isa siguro sa mga dapat din baguhin ng mga teachers. Ako ay mismong guilty rin before. Na sometimes, diba? Kasi nga, before hindi naman, not everyone had the luxury of like photocopying worksheets, diba? Yes. So talagang kailangan isusulat mo sa board, diba? So, minsan nakakalimutan natin na hindi naman lahat ganun din kabilis kumopya, mag-take down ng notes, diba? So minsan, pag-erase pa natin ang board kung saan pa yung mga pinaka, yun na yung mga importanteng bagay na kailangan makopya, hindi nila makopya ngayon, diba? Pero nagkaroon ka ba ng teacher na talagang walang ginawa kundi magpakopya? Kasi nagkaroon ako ng ganyang teacher na parang yung notebook namin, hindi ko sabihin ano, biology. So, 200 pages, so dalawang 100 pages na notebook, pagpapatungin mo, tatahiin mo, kasi kokopya ka talaga the whole time. And for some schools, it's a type of a strategy na kokopyahin, tapos mag-e-exam. Nakalimutan ko yung tawag, pero may strategy na ganun. Na yung mga bata, they learn while writing. Pero pag mag-Mr. Quickie ka or Miss Quickie ka, hindi ka pwede sa ganung eskwelahan. Kasi, yun nga, hindi maintindihan ng bata yung lesson niya. Pero okay. Siguro ako, I remember before, kasi diba, chinachikan ng mga teachers yung notebooks natin. Mm-hmm. Pero ang isa sa kinakainisan ko noon is, yung nandun na nga sa textbook, bakit kailangan pang ilagay sa notebook? Diba? Mm-hmm. And then, siguro, if ever, ang magandang gawin ng mga teachers is, 'di ba? Yung the process of like making using concept maps, 'di ba? Yes. Para kahit hindi yung buong yung, parang hindi verbatim yung pagkokopya nila ng mga nasa board, 'di ba? So para kahit ano lang ano matawag doon, mga keywords, ayan. Yes. So mga keywords lang, 'di ba? Yun yung mga dapat siguro nating ituro sa mga estudyante natin. Siguro in this time and age, hindi na ganoon karami yung teacher nagpapakopya ng sobrang dami. So, one of the things that I'm doing also as a teacher trainer is to teach the teachers how to do presentations. At, di ba sabi natin sa rule ng PowerPoint, hindi na pwedeng yung buong sentence ilalagay mo doon. Yes. Or yung buong paragraph, tapos babasahin mo din lang naman. Eh, di mag-read aloud project na lang tayo, huwag na tayo magturo. So, true. Yung mga ganun. So, marami mga teachers ngayon ang sobrang nakaka-impress na yung mga presentations nila. And they do and use other, you know, materials in teaching the lesson para hindi na magmadali. Okay, don't just finish the curriculum. You need to choose kung ano yung dapat mong ituro na mahalaga. Ayan, siguro before we end with this one, siguro yung very cliche pero very true na quality over quantity. Amen. Mm-hmm. 'Di ba? So kahit hindi mo matapos hindi mo talaga sobrang matapos yung pinlano mo, pero you are assured of like learning, I guess hindi 'yun masama. Hindi na 'yun masama. Okay. Kasi ang dami mong naturo, wala namang natutunan ang bata. Ayan. Okay, very good. So please teachers, ha, huwag tayo maging Mr. Quickie. Kaya yung mga bata natin, Mr. Quickie din eh. Kasi the art of grabbing. wala namang metro sa labas ng classroom na tumapatak habang nagsasalita ka. So huwag ka magmadali. Correct. Relax lang. Okay, very good. O mga ka-three times, baka merong gusto sa inyong sumali, ha? Open live stream po tayo.
kung gusto niyo pong umapir dito sa camera at magkwento ng inyong personal experience sa inyong guro dati or kayo bilang isang guro, i-message lang po ako sa Facebook at nang ma-message ko sa inyo ang ating invitation. Okay. And please, please, if you have time, share this video, this live stream now on your timeline para other people can see what we're doing now. Okay? Yes, okay. Mag-start na tayo ng watch party, di ba? Okay, let's go now to number 4. The sitting pretty. O, oh, di ba? Puro PowerPoint, puro pa-reporting, puro pa-grouping. Ano to? Nag-endorse pa para mag-self-study lang. Ganun. Okay, class, it's time for another... Grouping! Tama! Wala tayo ng energy kailangan nyo na nasa exercise. Ito ay itatawag natin puto-puto-puto. Ayan. Groupings. Yan ang number one at most abused strategy for teachers. And naging guilty din tayo dyan for, ano, no, especially sa mga times na marami kang klaseng hinahawakan, tapos medyo pagod ka na, you end up, you know, doing groupings. Pero yun nga, may mga teachers na inaabuso ang groupings. Actually, Koy, I'm very guilty of that during my early years of teaching. Pero actually, hindi na to sa Southridge eh. Nasa Malayan na ako nito. So, mahaba kasi yung ano, mahaba yung ang ano to? Ang haba ng Iliad. So, ang dami niyang chapters. Yes. So, what I did actually was to assign one chapter sa isang grupo. Pero I provided all the, what you call this, I provided all the materials. They just have to summarize it and just get like the key points, ganyan. Mm-hmm. And just have to report it. And I've taught them how to properly report it. Yeah. Pero yun nga lang, sa mga, sa mata pala ng estudyante, totoo nga pala na minsan, ang dating sa kanila ay parang tinatamad tayo, di ba, magturo. Kasi, during the, dun sa evaluation, di ba, syempre, di ba, ang mga teachers ine-evaluate. Yes, yes. Eh, dun sa Malayan noon, merong evaluation for teachers na magko-comment din yung mga bata. Yeah. At isa yan, isa yan sa na-comment sa akin, na parang, ano, may isang estudyante nag-comment na parang, na ayaw naman niya magturo, ipinagre-report na lang kami lagi. So, parang naging negative yung, ano, dating ng groupings. Correct, correct. Na initially, maganda naman yung intention, pero yung frequency kasi siguro. Oo, and then siguro siguro one thing na dapat nagawa ko is I should have communicated it well kung ano yung purpose, kung bakit kailangan mag-group work yun, that. Correct. Yun. Actually, yung sinabi mo sa akin na pinapaliwanag mo, tinuturo mo naman sila how to go about with the reporting. Actually, tama yun. Siguro sinasabi ni Lloyd dito, yung mga teachers na talagang walang magawa kundi, oh, kung walang Manila paper, eto yung hand out, gawa nito ng report. Ganon. Tapos i-report ninyo. I observed one class some years ago and medyo naano rin kasi kailangan mong umupo at kausapin yung teacher na hindi ganon yung paraan ng pag-strategize. Siguro yung nangyari sa yung experience doon sa dati mong school, eh dahil madalas mo siyang ginagawa, akala ng mga bata, yun lang ang kaya mong ipakita. So as teachers, para hindi ka sitting pretty, you need to understand and learn different strategies kung paano mo gagawin yung collaboration and teamwork inside your classroom. Kasi yeah, sabi nga doon sa video, di ba, tinuturo yung groupings kasi in real life, mag-groupings tayo sa opisina, sa trabaho, may groupings talaga. And dapat yun ang makuwang lesson ng bata para pag ginawa niya activity, maintindihan niya na, ah, kaya may groupings for me to learn how to communicate and to collaborate. Di ba? Parang gano'n. Yes, very true yan. And then of course we have to emphasize also the value of like working as a team. Kasi 'di ba nangyayari din minsan sa group work ay yung leader lang yung gumagawa, 'di ba? Tapos nagpapabayad na lang siya para sa mga Xerox and props or whatever. tawag ko diyan sa mga taga Enchanted Kingdom, magbabayad para ride all you can. Correct, 'di ba?
So kailangan, 'di ba, everyone, 'di ba, nabibigyan sila ng kanilang mga responsibilities, 'di ba? Ganyan yung ginagawa natin sa Southridge noon, 'di ba, na parang meron talagang tasks ang bawat isa. Correct. Ayan. Saka tip din for teachers, parang di sitting pretty, you need to also collaborate with your fellow teachers. Magkopyahan na po kayo ng mga strategy. Correct. Ano hindi masama. Di ba, remember nung time natin, Erwin, you will ask me, anong pwedeng, paano ito ituturo? Tapos ako din, okay ba to, Koy, para gawin to? So, you need to parang practice that also within the faculty room para mas effective yung pagginawa mo sa classroom. Totoo yan, kasi hindi na dapat ang pagiging teacher ay hindi naman competition na mas magaling ako sa kabit sa isang teacher. So dapat ma-overcome na natin yung gano'n, di ba? Kasi talagang it takes humility to ask someone of their advice, their suggestion, and their help. Kasi parang sa sarili kong discard ito di ba? Pero kung para sa ikabubuti ng mga bata, I think walang masama na talaga nagkokopyahan tayo ng ating mga ginagawa sa klase. Lalo na kung very effective ito. Ayan. So please, let's grow together. Yes. Teachers helping teachers. Promote. Correct. Totoo yan. Okay. Sinipin niyo po mamaya ang YouTube channel niyo. So, ayan. Mamaya, okay. Sige. So, thank you very much. Sana hindi naman maging sitting pretty tayo mga teachers, no? Okay, next. Number 5. Ito na, nakikita nila sa screen. Madam Aurin. Bakit kaya? The Aurin. Nanguhula ng grade. Ngayon talaga tayo mga teachers, talagang maghuhulat ka na lang na yung mga kasi hindi na papasok, hindi na papasok ng mga assignment, hindi na papasok ng mga project. Pasalo! Number 6. Okay, wait. Okay, ayan. Ako, totoo ba yan? The Madam Aurin. Mga ka-tweeters, mag-comment naman kayo. Ano-ano masasabi nyo? Ayan. Mm-mm. Sa mga pagbabae, Madam Aurin, sa lalaki anong tawag? Ano? Sino bang ano? Hindi mo alam? Hindi, ano? Mga dart players. Bakit? Kung saan tumama. Okay. Okay. Parang meron... nagko-consult sa mga butike, alam mo yun? Hindi, hindi ko alam yan. Ano ka, di ba nag-check ng papel, tapos titingala, tatanungin yung butike, sabi ng butike, 3. Ganon. Uy, may comment dito. Okay. May comment si ano, may comment si Hannah. Okay, sabi niya. Uh-uh. Di ko na umpisahan yung live, so not sure kung kasali to. Bakit may teacher na dapat may specific shade lang ng art paper ang cover ng notebook? Nako, totoo to. At syempre, yung dark blue lang, wala sa sari-sari store. At nakasama note ko sa mga tinapon sa bintana. Okay, si Hannah Aguirre ay isang ALP dito sa Japan na nasa Naga. No? Hi, friend Hannah. Thank you for joining. Oo nga naman. Sige. Bakit nga ba kailangan may color? Una, for public school, kaya may color dahil maraming sections. Tapos maraming subjects. So, kailangan na teacher ng specific na kulay para matandaan niya kung anong section to at anong subject ito. Tapos, minsan nga, nakakapikon dyan dahil public school ka nang, mahirap ka na nga eh. Tapos, pabibiling ka pa ng art paper, hanapin yung dark blue na wala doon sa binili mong 4 kasi pink, yellow, green, and red lang yung meron. So, problema talaga yan. Diyos ko, Hannah, nakaka-relate ako. Naghagis din ng mga notebook yung mga teachers ko noon. Diba? Yung iba naman ayaw nila ng ano, diba? Yung iba ayaw ng notebook na ano, na artista ang nasa cover. Eh, di ba? Eh, mahilig pa naman ako sa mga Julina Magdangal. Ang ginagawa ko noon, kasi tatay ko, wala kami pambili ng art paper, dyaryo, tas kukulayan namin ng Crayola yung harap lang. Parang truth. Magkulay blue. Parang ganon. Tapos magagalit yung teacher ko, ba't dyaryo, pinantakip mo? Gusto mo takpang kita ng dyaryo? Ganyan mga linya. Gusto ko sabihin, wala akong pera! Okay, pero ito, thank you very much, Hannah. Ay, nandito rin pala si ang friend, si Ladonna. Si Donna na nasa... Hello, Donna. Ayan, nasa Osaka. At siya naman daw ay nahagisan ng notebook. Ano ba? Ano nangyari? Osaka. Bakit ka na ba doon ng notebook? Pero syempre, di ba po mga kapwa teachers, iwasan po natin, di ba? Hindi maganda na meron tayong mga napipisikal na mga bata, di ba? Pero ano, Koy, balikan natin itong Madam Aurin, nanguhula ng grades, okay? Meron nga bang mga ganitong teachers? Ano sa tingin mo? Naramdaman mo ba yan nung ikaw ay isang estudyante? Oo, kaya nga ako nakapasa eh.
Feeling ko biktima ako ng mga Madam O-ring kasi nakapasa ako sa ilang mga subjects, no. I'm not the brightest in the classroom, pero feeling ko ang laking bagay nung kilala ka sa loob ng classroom dahil bida-bida ka. So malamang nahulaan na ibang mga grades ko or nakuha mga ano din to, mga charity workers din to, na parang kawawa naman tong batang to, ipasa na natin, parang ganoon. It's more of ano, compassion kaysa sa hula, tingin ko. Tingin ko lang. May comment si Miss G. Ang ganda ng comment niya. Sabi niya, akala ng ibang students, lahat ng teachers, Madam Auring. Kaya pag nagpapasa ng essay at written report, lyrics ng kanta ang ang isinusulat. Sorry kayo, di lahat ganyan. Totoo yan. Pero Miss G, alam mo, biktima din ako ng ganyan. Ang yaman-yaman ng itong batang ito ngayon, kilalang na. Pero, hindi kasi alam mo, siguro ko pinapalala sa kanya yan. May mga bata kasi na minsan pagkain, katulad na sinabi ni Miss G, di ba, na mga written report, na ano to, na what we call this, pag mahaba yung sinagot mo, automatic mataas na yung grade mo. Kasi feeling siguro nila, hindi binabasa ng teacher, kaya ganun. Ayan. Mga tawag diba? Sa teacher, yung mga karpintero, yung mga dinadangkal lang yung ano, yung example. Pag umabot dito, 5, ganun. Pag dito umabot, 10, ganun. Correct. Pero kaya maganda yung talagang, di ba, nung ano na, maganda yung tinatawag nating rubric. Kasi nababawasan yung pagiging subjective ng teacher sa pagbibigay ng grades. At holistic na yung pag-grade. Diba? Pwede natin yung breakdown, bakit ganito lang yung points mo, kasi may kunyari kung written report, may marami kang grammar errors, kaya ganito yung points mo, mali yung sequence mo, yung use of transitional words mo, blah, 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 diba? So, yun ang kaganda. Tingin ko dun, Erwin, importante din for the students to know how they are assessed. Kaya siguro tingin nila hinuhulaan yung grade nila kasi hindi na alam kung paano sila ina-assess ni teacher. So it's really important that you show them the grading system. This is how you will be graded this quarter. Sa essay, ganito ako mag-grade. Sa ganito, correct. Ano equivalent ng ganitong points, etc. Para alam na bata, di ba? Mamomonitor niya, pabagsak ba ako, papasa ba ako, parang ganun. Doon pa lang sa mismong test paper, di ba? Naka-breakdown na yung points, for example, sa essay. Para expected, alam niya na yung i-expect niya kung paano siya mag-gradean. Totoo yan. Kaya siguro nila naisip na manghula. Sabi ng aking friend na si Sir Robert, okay, na nandito rin sa Japan. Thank you, Sir Robert. At alam mo ba, ang mga pagbong pamilya niya ay nadala niya na dito sa Japan. Kaya hello sa iyong family, Sir Robert. Ayan, sana mga kaibigan mo, madala mo din dyan, Erwin. True, okay. Okay, sabi ni Sir Robert, basta mabait, pasado. Totoo na, Sir Robert, mabait ako, kaya alam mo na. Diba? Pero siguro, hindi mo maiiwas sa mga teachers na maging compassionate, diba? At the same time, maging ano, considerate, lalo na sa mga batang mababait at talagang siguro meron lang silang kahinaan sa isang specific na subject, pero makikita naman yung effort nila, yung yun. Anong tawag dito? Yung talaga makikita mo yung ano man ta, hindi ko makuha yung word. Tama, basta yung willingness ng batang matuto, di ba? Yun. Kapag nagpe-persevere sila, hindi sila sumusuko. Yung mga teachers, they see this eh. I don't know, natatandaan mo yung pelikula ng Emperor's Club yata, yun yung naging very, ano si teacher doon sa isang estudyante. For him to get into the quiz bee, kailangan niyang dagdagan yung points, naalala mo yun. And in the end, nagkamali siya dun sa desisyon niya na yun. So, minsan yung mga teachers ganun din. Pero sana mawala na sa isip ng mga estudyante na hinuhulaan yung grades nila. Kasi dapat pinapakita natin kung paano natin sila gigradean. Para alam nila, mamonitor nila. Ayan, koy, nandito rin si, ano, si Jezreel de los Santos, na member, dating member, kasi nakagraduate na, ng ating Rotary Club of La Consolacion College, Manila. Hello, Jezreel. Ayan, hi, Jezreel. Congratulations. Tingin mo naman sa picture niya, nakatoga na. Pumasa siya, nakagraduate siya kasi mabait siya. Congrats! Okay, pero kasi alam mo siguro din, koy, ang maganda siguro yung sinasabi natin na pag nag-check yung mga teachers, huwag mong titignan yung pangalan. Correct. Minsan din kasi alam mga teachers, alam din yung sulat ng estudyante, di ba? Kaya nila sinasabi minsan, hindi lang Madam Auring eh, pero parang puso na lang. So parang nakita, Chok and Cabo, ay mabait to. Alam ko na to. Si Juan de la Cruz, ay 7, di ba? Yung mga ganun. Nakuha ko to kay Sir Deng Rodriguez. Shout out Sir Deng. Natutunan ko to sa kanya. When you check test papers, sa first page ka muna lahat, tapos second page. Para pagdating sa essay part, hindi mo na alam kung sino yung batang chinecheckan mo, and you'll be more parang ang tawag mo doon. Walang bias. Walang bias. Pero minsan, di ba sakit mo yung pag binabasa mo?
parang ang ganda ng essay na to. Sisilipin mo ko sino. Ah, kaya. Yun nga, siyempre, di ba? I-influensahan. So, dapat wala tayong bias, walang favoritism. Which is, hindi po ganun kadali yun. Ha? Madali pong sabihin, mga ka-tweeters. Pero sa kahit anong bagay naman, di ba? Hindi mo may iwasan na meron kang inkling na maging favorite ng isang bagay. May favorite kang ang basketball team, may favorite kang volleyball team, di ba? Parang ganyan. Pero bilang mga teachers, kailangan po ay malimit po natin yan. At hindi po natin maipakita sa mga estudyante. Oo. Kaya dapat yeah. Maging fair to all concerned. True. Very good. Para beneficial din. Mayroon comment. Boy, shout out, Miss Tanya David. She will be in 10 Bayan tomorrow. Oh, so, hi, Miss Tanya. Ayan. Oh, kaibigan ko yan si Miss Tanya. Sabi ayan, meron siya. May ganyan akong na-experience. Hala in between essay, in-insert ang linya ng kanta ni Avril Lavigne para humaba ang reflection paper. Tapos may bandang dulo, may words pa na pinagdugtong mo yung sentence that the teacher will not read this. Ha? Todo? Ako din may ganyan, I'll be naman yung kinanta niya. Nilagay niya sa exam niya. Lahat yata tayo nagbiktima ng mga batang ito. Maganda siguro kung related eh, di ba, yung lyrics ng kanta. Pero alam mo siguro, I think, yung mga bata, siguro yun nga, pagka nabago na yung mindset nila na hindi naman ganun yung mga teachers natin, siguro hindi nila yung gagawin. Siguro kasi nagagawa nila yun sa ibang mga teachers nila. Di ba? Napansin siguro nila na, ay, yung isa kong teacher. Kaya dapat hindi isang teacher ko, parang ganito lang siya mag-check, di ba? So kaya dapat hindi rin tayo mag-generalize. Na hindi porket ibig sabihin na ganito si isang teacher, eh ganun na lahat ng mga guru. Correct. Ayan, okay. So, balpunta na tayo sa number 6. Okay, yes, ano kaya ang number 6? Okay, tingnan natin. Mga katitams, very exciting. Number 6. Ones. Ito yung mga teacher natin, nagiging inspirasyon natin para pumasok, para galingan, para sumagot, para makausap yung teacher natin, talaga napakagwapo, sobrang ganda. Alam niyo ba, hindi talaga ako napapagod pumasok sa science natin kasi ang gwapo ng teacher natin. Ang dark chocolate. Papapasok siya sa room. Grabe, pinagpapawis ang tabi ko. Kasi siya siya charcoal na may baga. Ayan, pag gwapo ang teacher, walang boring na subject. May idinadagdag talaga ang face value. Do you agree? Actually, Miss G, nakikita mo naman yung nasa harapan mo ngayon, no? Malaking bagay talaga. Hindi totoo. Okay, pero, kayo mga ka-tweetams, nagkaroon na ba kayo ng teacher na crush ninyo just because maganda siya at pogi? Or siguro dahil mabait na rin yung mga magagandang qualities, okay lang ba na magka-crush ang estudyante sa teacher? Siguro, sasagutin. siguro, natural na humahanga ang ilang mga estudyante sa kanilang mga teachers and vice versa, to be honest. No? Pero you really need to learn how to, you know, put boundaries sa mga bagay na yan. I remember, I don't know kung okay lang ikwento ko, pero si Kiko, kwento ko pa rin. Nagkaroon na ng supervising teacher nung college na may boyfriend siya na estudyante, parang ganun. So, hindi masyadong masayang panoorin yun para sa bagong teacher na katulad ko na parang hindi yata magandang example yan. And sa previous school ko, may mga ganun mga kwento about these teachers. Pero, you know, mag-focus tayo doon sa maganda at maaliwalas na mukha ng mga teacher. Hindi naman kailangan artistahin ka, pero dapat na presentable ka. Kasi your character will really parang, ano yun, will have a big factor kung paano ka titignan ng mga bata. And yeah, totoo, minsan talaga yung mga teacher na nakaka-huh? Parang ganyan. Nung college kami, may ganyan kaming teacher na lalaki. Hanggang ngayon,
ano pa rin, parang heartthrob pa din siya nung school namin sa college. Kasi talagang very ano siya, presentable, maayos magdamit, guwapo, malinis, etc. Which is a good thing, di ba? At we can make use of that to our advantage. Sabi nga ni Miss G, teachers are the best visual aids. Kaya go yes. lang mga moms and sirs. Kahit ako nagka-crush sa teacher noon, di ba? May kasunod pang comment. Basahin mo yung kasunod. Oo, sabi niya, dahil crush ko siya, ayos ako lagi sa exams niya at ever participate sa class. Sa madaling salita, use your teacher as your motivation to well in class. Very true. Ayan. Nakakatawa naman. Sa, hindi negative. Hindi parang hindi negative ang impact sa'yo, kundi mas lalo ka pang napupush na pagbutihin yung sarili. Correct. Okay, very good. Okay, let's go now to number 7. Nabilis ang oras ko. 50 minutes na pala. Okay, bilisan natin mga kapitas. Number 7. Okay, wait. Okay, number 7. The terror. Sa mata pa lang, sa mika pa lang, sa boses pa lang, at sa tingin pa lang sa'yo, mag-aaral ka na mabuti. Nakakatakot niyes! Ito na! Horror film na ulit! Sino nagsimula ng ninoy sa inyo, ha? Wala ka kami sa inyo, ha? Inisinis yung talaga ako, ha? Wala! Natutuwa ako doon sa BLT kaysa kay Lloyd. Ang gagaling ng mga bata. Tawa ko ng tawa niya sa mga yan. Pero ano nga, no? May mga tao talaga na nakakatakot. I had an experience with a teacher na lakad pa lang nung high school, natatakot na kami. Ganun kalupit. Tapos pag nakita mo pa lang, alam mo parang, huh, kakainin tayo nito. Yung may teacher kasi na pagdating pa lang, pag nakita mo pa lang, siya paaway na siya. Yung ganun, pagbabati ka, good morning, bakit? Yung gaganon agad sa'yo. Yung gaganon ka. Siguro classic example yung ano no si Miss Minchin. Oo. Di ba? Yes, si Miss Cara. Ayan, ganyan na ganyan. Teacher. Pero bakit nga, tingin mo, bakit nga ba nagiging terror ang mga teacher? Alam mo, for may mga times na ganun and my students hated kapag nagagalit talaga ako. Parang hindi bagay sa character kasi mas more pure energy ako rather than a terror, no? Pero yung mga teachers na kilala kong sobrang sungit sa klase, at yung teachers na sobrang lambot at sobrang babait talaga. Napatunayan ko yan sa lahat ng mga nakilala kong mga teachers noon hanggang ngayon, na sila yung mas malambot ang puso, mas mabait talaga. Pero ang tawag mo doon, front lang nila yung pagsusungit kasi kailangan nilang i-reinforce ang discipline inside the classroom, gano'n. Ayan. To make sure na in order lahat, parang gano'n. May comment ko yung aking sister, sabi niya, si Mrs. Marcos sa Immaculate High School Days. Naging teacher yata namin yan, tatlo magkakabatid. Ang image niya is terror, pero tama ka, siya yung actually front lang yan, pero napakabait na teacher. Sobrang, I love Mrs. Marcos. Kasi ang dami ko rin, I mean, siguro it was her style for a certain period, para lang to get your, ano, para lang to make the class, to control the class pala. Parang ganun. Saka aminin mo na minsan yung mga teachers natin na mga terror, mas natututo tayo sa kanila kasi we're really focused on learning. Parang ganun. Kasi sa mga, minsan yung mga pure energy na teachers, sila pa yung, bayan, puro patawa na lang, walang ginagawa. Parang ganun, di ba? So, depende din talaga para sa estudyante. May mga estudyante na nag-work sa kanila yung mga klase ng teacher para matuto kasi mas nadidisiplina sila. Ayan. Mayroon naman mga estudyante. Sige. Nag-comment din si Ming, damay ko na daw sa naging teacher din daw niya. So, hindi lang, the legend. Kasi apat na henerasyon. Diyos ko, lahat kayo nadaanan ng teacher na yun. Correct, oo dapat nga. Sabi ni dapat yung may picture na sa bahay niyo. Koy, tama yung sabi ni Miss G, relate doon sa, same doon sa sinabi mo, no? Na yung mga terror, sila yung kinainisan at kinakatakutan mo noon, pero palaging binabalik-balikan at di malilimutan. Shout out sa aking history teacher, Miss Haranggote sa Abad Santos High School. Kasi talagang isa yan sa mga teacher na kinatatakutan ko. Line of 7 ako dyan. But when I visited her and told her, you know, ma'am, teacher na po ako, sabi niya, oh ano, PE?
Kasi sinabi ko na, hindi po, I'm teaching social studies, history. Sabi niya, ha, ikaw? Pero hindi niya intindihan na influence niya as a teacher. Really parang... Yun ang ano sa'yo. Decide also, correct. Oo, totoo yan. So, sabi nga ni Miss G, pero... Sabi ni Miss G, pero kapag ang taas ng grade mo doon sa terror na teacher, wow na wow ang feeling, nakakaangat ka sa buhay. Correct. Siyempre, di ba, proud na proud ka kasi parang, na ano eh, di ba, na parang na-convince mo yung teacher na to na ano, bigyan ka ng mataas na marka. Koy, sabi ni... Oh, sige. Sorry. Sabi ni Jean Mendoza, pwedeng pakibasa? True. Naalala ko ang teacher ko sa college, grabe sa terror, during discussion, pero nagtatransform pagdating sa faculty room. Actually, minsan ganun, image lang yan minsan. Pero siyempre, huwag niyo namang sabihin na, pataw si mami, hindi naman talaga siya ganyan. Hindi naman sa ganun. Pero minsan yung mga teachers, kailangan namin magpanggap para magawa isang bagay sa loob ng classroom. Katulad ng binanggit natin, we are actors inside the classroom. Kaya minsan kailangan, image lang talaga yan. True. Koy, nandito rin pala ang aking mga dating co-teacher sa Malaya na si Cathy. Hi, Cathy! I miss you! And nandito rin ang aking ano, nung naging registrar and admin officer ako, nandito ang aking admin assistant na si Kay Gamis. Hi, sir. Hi, Kay! I miss you! I miss you too! Ayan. So, thank you mga ka-tweetans for joining us, okay? Ayan. So, punta na tayo. May sasabihin ka ba about the terror pa? Ano, okay na. Parang sinasabi ko talaga na minsan yung mga terror teachers natin, we need to appreciate them more kasi talagang iba din yung effort nila sa pagtuturo. Parang very true. Okay. At syempre nabanggit ni Lloyd already sa next natin, ayun the biography. Okay, panoorin natin mga kapita. Ano ba yung biography na yun? Ano agad ako, nag-iisip ko, parang alam ko na kung ano yung the biography. Koy, share mo yung video. Hindi nakikita. Dito kayo ngayon. Hindi nakikita yung video. Okay, ako, ituloy na natin hanggang number 9. Sige, dire-diretso na natin yan. Okay. Talaga naman hindi rin makakalimutan sa pagtanda, napaka-considerate, napaka-galing magturo, at napaka-bait. Go, ma'am! Sana teacher kita hanggang college! Okay, una tayo. Punta tayo sa the biography. Ayan. So, ito daw yung mga teacher na halos ikwento na ang buong buhay nila. Meron ka bang, mga ka-tweetams, meron ba kayong mga ganitong teacher na hindi natatapos ang klase, umpisa man o sa bandang huli, eh meron siyang kwentong about sa personal niyang buhay? Ito yung mga The Chris Aquino teachers. So, you know what? Ako din. Ako, guilty ako dyan. No? Nagkukwento ako ng mga buhay-buhay ko, di ba? Ikaw din, di ba, sa klase? Kasi hindi dahil gusto mo maging bida or anything, basta dapat related talaga to what you are discussing in class. Mm-hmm. Na parang totoo naman that our best teachers are our experiences, di ba? So, okay lang naman yung basta wag lang yung papasok sa class. Actually, maraming ganito sa college feeling ko. Mm-hmm. Yung kalahating period na nagkukwento pa din siya kung anong niluto niya nung isang araw. Pakiko, hindi na natikman. Correct, di ba? Pero siguro, ayun nga, di ba, parang minsan, kilala na natin yung buong family tree nung teacher natin. Alam natin kung kailan ang... Correct. Alam natin kung kailan ang birthday ng anak niya. Correct. Diba? Kinabukasan, tatanong mo, ma'am, kamusta yung alaga mong aso? Para hindi siya magturo. Tapos may mga klase ka, bubuyuin ka, tanungin mo, anong ulam kagabi? Ganon. Tapos hindi na magtuturo, magkukwento na lang siya. Correct. So mga teachers, wag naman po nating ispend yung buong oras sa pagkikwento ng ating buhay as much as gusto nating ikwento ito. Ayan. Ang number 9 ko ay, sabi ni Lloyd, ay the kind-hearted. So nabanggit na rin natin kanina, ito yung mga mababait na teacher na ito nga sabi nga nila na parang lahat ng itong sadyante gusto nila ikaw yung teacher nila. So ituloy natin, ito yung kind heart. Okay, go. Naku mo, ang inaantok ata yung mga estudyante ko. O sige, bibigyan ko kayo ng 15 minutes sleeping time. Kinder. It's about time, wakey-wakey! Naku, mukhang inaantok pa din yung mga estudyante ko. Napagod na kayo sa paggawa ng play nyo? Siyempre po! Sige na, yung dyan. Eh, yung dyan. Thank you, ma'am! Number
Okay, ayan. So, pero hindi naman siguro dapat na tayo masyadong agree ka ba doon sa sample skit? Parang hindi masyado. Parang feeling ko, negative yung dating nung pinakita ni Lloyd na kahit hearted na parang, anong tawag mo doon? Yung very lenient in class. Uh-huh. Para sa mga ilang estudyante kasi, naiintindihan ko yung ginawa ni Lloyd. Eh. Para sa ibang mga estudyante kasi, ang mabait na teachers sa kanila ay yung mga teachers na pinagbibigyan ang mga gusto nila sa classroom. Di ba? Yung parang, ay, ma, mag-early dismissal tayo, magpa-early lunch ka, etc. Pero ako ang tingin ko sa sakay, ang lahat ng teachers ay sadyang mababait. Dahil kung hindi, hindi itong profession para sa'yo. Tingin ko. True. Mm-hmm. Tsaka kasi pagka yung yes, ayan, o kahit ako glass of water. Hindi kasi kapag ano, what do you call this? Kapag masyado mong pinagbigyan, marami ka rin mga bagay na nasa sakripisyo. Yes. Di ba? Nawawala ang learning. Okay? Mm-hmm. Shout out kay Miss Tubig, na teacher din namin. Isa sa mga kind-hearted teachers namin. Shout out Miss Tubig! Sakto, Miss Tubig! Okay, sabi ni Miss G, kind-hearted, yan yung mga nakakalamag sa regalo pag Yes. Christmas party at Teacher's Day. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga regalong ibinigay ninyo sa amin. Ayan, may comment din si Miss Tanya. Sabi ni Miss Tanya, may college prof ako, pag discussion niya, bigla niyang ipapasok ang buhay nila nung panahon ni Marcos, tapos iinit ang ulo niya hanggang matapos ang period, galit na siya. Kailangan alert ka kasi may chok na buti, Miss Tanya, yung chok hindi sinlaki ko. Charot. Anyway, totoo. Going back to sa the biography, no? O, kasi may mga teachers talaga natin triggered, eh. Yung triggered sila, yung parang, pag may nabanggit ka, ay nako, nung panahon ko! Parang ganun talaga. Pero yun nga, yung mga teachers na sobrang mababait, ito yung mga paborito natin lahat. Pero sana, don't get me wrong, no? Pero may mga teachers kasi naaabuso yung pagiging mabait, kaya minsan, napupunta dun sa susunod yata yan. Parang ganun, di ba? Correct. Parang ayan. Ganun. Sige, etong mga ka-tweetams, etong 10 to 15, ay panoorin na natin ng diretso. Okay, para hindi sumobrang tagal yung ating live today. Okay, kasi 1 hour lang po ang ating imbitasyon kay Chok. Baka may mataas ng talent fee pag sumobra sa 1 hour, charot. Actually, share ko lang, no? Nasa Zoom meeting din ako. Correct, oo. Kasi may meeting. Pero kasi nagkataon talaga, okay, ko na napakaganda ng ating pentuhan. Oo, hindi natin pala lang pasan itong topic na to. At maraming salamat sa ating mga ka-tweeters sa talaga namang todo comment, diba, at share din ang kanilang experience. Mm-hmm. So, panoorin na natin ang remaining, okay, uri ng teacher according sa vlog na ito ni Lloyd. Okay. Mr. M, ito yung mga teacher natin na hindi may iwasan talagang malibog. Ano totoo, te? Taglibog ka, te, sa classroom pa. Palagi nagsasabi ng mga green jokes, tapos yung mga babae, favorite. Number 11, the Joker. Ito yung teacher natin talaga na Sam, galing mag-joke. Sir! Ito matagal na itong katangan. Ano ang mas nauna? Itlog o manok? Itlog! O, bakit mo na sabi ikaw? Bakit mo na sabi itlog? Dahil mauna ang letra ng I bago ang A! Sa inyo magpapaan ng mga magulang nyo ang lakas nyo ang inyong magbaon, pero pagdating nyo sa school, ha, hindi nyo kinakikinig. Boom, may kapag
kabilang section. Buti pa yung kabilang section, ha? Buti pa yung kabilang section. Number 14, the business minded. Ito yung mga teacher talaga natin. Talaga naman kung magtinda ay binahalo pa ang grade. Teacher na business magpasan ka pa yung tienda may tinda na. Okay, class, pass, 20 pesos. Meron tayong bagong module ngayon. Ito yung magiging lesson natin for this week. Nasemi-compute ko na yung mga grades nyo at madami ang baksak sa inyo. Pero huwag kayong mag-aalala kasi meron akong remedyo. Lilakinda ako dito at kapag bumili kayo plus one direct. Kumalma kayong lahat. Madami akong tinda, madami akong pwede i-offer sa inyo. May tinapay ako dito, may mga tisok ko. Congratulations, class! Pasado kayong lahat! Number 15, yung teacher natin i-push na. Yung palagi na iyak sa class eh. Yung mga teacher talaga tayong naka-emotional. Yung nung bilang na makinig na iyak na. Ang hirap na trabaho na mga teacher eh. Bakit mo kayo hindi tayo yung ibig sa atin? Bakit ako magtulong? Bakit ang hirin ang dilim! Bakit ang hirin ka may mga teacher nyo? Bakit ang ako magsaway? Magsaway na magsaway! Bakit ang maganda ako? Grabe kayo! Magawa ka ang dako! 5, 4, 3, 2, 1 Okay, ayan. Babalikan natin si Lloyd mamaya kasi meron siyang magandang words of wisdom. Okay, pero ayan Koy, balikan natin. Let's go over each quickly. Sabi si Mr. M. So ito yung medyo teachers na mahilig mang green jokes, no? So siguro mas maganda na walang green jokes. Pwede naman magpatawa, wag na lang siguro green. Para hindi rin masyado ma-influensyahan yung mga... O saka, ano, you have to be very sensitive dun sa audience na nakikinig sa'yo. Estudyante, especially kung babae, lalaki, bata, no? And hindi komportable if you hear teachers giving jokes na hindi tama yung hulog, parang ganun. And nakakalungkot lang na may mga nababalitaan tayo about teachers who are doing, you know, things na related dito. And tingin ko sa akin, huwag nating i-generalize ulit yung mga teachers na, ah, kaya yung mga teachers na yan, ganito, ganyan. Nagkakaroon kasi ng parang stereotype pagdating sa mga teachers, especially sa mga male teachers, lalo na. No? Pero yun nga, may mga ganun talaga. But still, mamaya may pag-usapan natin bakit may ganun talaga. Correct. And then, syempre, ito na yung meron naman. Ito yung mga, ito yung masayang-masayang yung klase natin kasi the joker. Okay, di ba? Pero, syempre, kailangan din minsan ilimit yung jokes kasi minsan, hihirit talang nangihirit yung mga sadyante, ma-out of topic na tayo sa klase, no? Meron yan. Pero, yun nga, again, yung tamang hulog, whether green joke or not, dapat may tamang hulog ng joke para pasok yung tawa, hindi siya pinot. Yeah. Katulad nung kanina, yung anong nauna sa itlog at manok, parang ganun, no? Ano parang lang, ano rin yan eh, perfect timing, no? Oo. Saka, it's a skill. Hindi yun pwedeng gayahin, tingin ko. It's a skill of a teacher na... Teacher. May experience at merong ano, hindi siya basta lang hinuhulog ng hinuhulog. Basta. Oo, yung parang meron talaga, mga teachers kasi hindi naman, yung pag, minsan, yung pag-joke, hindi naman yan nire-rehearse. Correct. Di ba? Hindi naman yan, wala naman yan, hindi yan parte ng script. So may tamang sundot talaga yung mga teachers. Correct. Eh. Pagdating dyan. Okay. And then meron tayong si Waco Pak. Ang teacher daw na walang pake na kung may nakikinig. Walang pagka may ginagawang ibang bagay yung mga bata sa medyo mahina sa classroom management. Anong advice mo sa mga teachers na medyo mahina sa classroom management? Lipat ng work. Charot. Hindi. Tingin ko, kapag bago kang teacher, isa yan sa mga unang struggles mo talaga. And ako, guilty din ako dyan. And siguro, kung makikita ko yung mga estudyante ko nung nagsisimula ako at yung mga estudyante ko ngayon, makukumpara nila how different the teacher that I am now. Parang ibang-iba na talaga. Kasi dahil talaga wapak. Hindi naman sa wakupak, pero parang struggle talaga ng mga teachers yan pagdating sa classroom management, especially kapag halimbawa sobrang gulo na ng classroom or ang daming hinahandle na klase, parang ganun. Pero hindi dapat walang pakialam yung teacher sa nangyayari sa loob ng classroom, lalo na kung nagpapatayan ng mga bata or may ginagawa ng kakaiba, di ba? May ganun din eh.
Very true. Tsaka ano talaga, you have to make sure na 100% ng klase mo ay talagang, how do you say it, naka-focus, di ba, sa kung anong specific task na gagawin nyo sa klase nyo. Kaya di ba sinasabi nga natin, kapag nagsusulat ang teacher sa blackboard, wag na wag tatalikod. As much as possible, di ba, naka-side view ko pa rin para kita mo pa din lahat. Okay. Kaya na siguro importante na yung mga teachers, you plan ahead. When you go inside the classroom, dapat ready yung plano mo. Pero hindi ka naman magiging sobrang strict sa plano mo. It's just that kailangan may guide ka. Kahit yung mga joker na teacher, yung mga joke mo dapat nasa lesson mo nga, isa mo ilalagay. Kasi may, syempre may oras, so hindi masasayang yung oras. Natuto yung bata, natuwa yung bata, at may pakialam ka sa classroom kasi nagplano ka ng maayos. Parang ganun, di ba? True. And i-share ko lang yung ginagamit namin sa APEC, ang Teach Like a Champion. Okay, yes. Available po yan sa Google. I-search nyo lang. If you want to have good classroom management skills, read yung mga strands ng Teach Like a Champion. Ay nako, sobrang and effective. Also, if you want, you can check out Harry Wong. Marami din siya mga yes. On classroom management for the teachers who are watching. Pwedeng-pwede nyo din yung panoorin. Ayan. Okay. And ito ko, interesting to, the Bida Kid. Ito yung ano, buti pa yung kabilang section. Meron ba tayong mga ganyan teachers super compare? Actually, mga teachers din nag-aaway-aaway sila. Naku, yung klase ko, mas magaling. Totoo yan, no? Lalo na pag mga sports fest, di ba? Nagkakaaway yung mga advisor. Okay. One of the things that na dapat nating tandaan is we don't compare our students with others. Kasi ang mga bawat bata, iba-iba. Ang bawat section, true, may kanya-kanyang kultura. So, true, kaya nga bilang teacher, kung nagpaplano ka ng maayos, hindi rin one size fits all ang lesson mo. Yes. So, kung nagturo ka dito, maaring itong section na ito, mabilis yung pick up dito, mabagal, hindi dahil mga bobo at mahihina sila, kung hindi dahil iba yung learning style na kailangan nila. Kaya dapat maging flexible ka. True. Tama. Ikaw, hindi dapat ang estudyante ang mag-a-adjust lang sa'yo lagi. Dapat ikaw din ang mag-a-adjust para sa mga estudyante mo, di ba? Kasi dyan din lalabas yung sinasabi nga kanina na favoritism, eh, di ba? Na mas may bias ka towards the other section, di ba? Kesa sa section na parang ayaw mo, di ba? So, kaya ako talaga, as I grow old dito sa pagtuturo, nakikita ko yung importansya ng sana walang sectioning according sa academic performance ng bata na pag section 1, the brightest and the best. Oh, star section. Section 14 na pinagkaitan ng tadhana. So, feeling ko dapat, alam mo yon, para mas maayos at mas maging magkaroon ng opportunity yung mga bata to learn from these bright kids and for them to, you know, help these students who are struggling, parang ganyan. Diba? Talaga maganda, diverse talaga, no? Correct. Ang ating mga klase. Ayan. Ito, number 14, very interesting, the business-minded. At may comment dito si Ms. G about this. Sabi niya, may prof ako nung college, mababa daw grades namin, kaya sinong namin ng libro. Or painting. Bumili ako, tapos ang binigay na grade sa akin, 81. Nag-class 3 na daw siya niyan. Pusti siya! Gusto ko siya sabi ni Lloyd Cadena, direct sa card yung ano, yung... Correct, direct sa card, no? Meron bang ganun na? Siguro nung noon, totoo ba yan? Oo, no. Bumili nga ako ng pabango. Bumili ko ng metro ng Meralco. Kasi kung hindi ako gagraduate, di ba? Correct, di ba? So, pero may ibang paninda yung teacher. Kasi dati talaga, struggle talaga sila sa sweldo, tingin ko. And ngayon, may mga teachers pa din naman na nagtitinda. Pero hindi na sa loob ng classroom. I don't know lang, no? Based on my experience, na nakikita ko, maraming mga teachers na nagtitinda online, ako ano-ano mga paninda nila. No, kahit ako, meron ako mga ganun. Pero hindi sa estudyante dapat. Pwede sa mga teachers, gano'n. Oo, at saka hindi siguro dapat sa grade, di ba? Na parang binibili mo yung grade mo. Parang hindi siya magandang practice. So, iwasan po natin yan, ating mga fellow teachers. At panghuli sa mga uri ng teachers, ang emotional. May comment ulit si Ms. Jean. Relate na relate si Ms. G sa ating usapan today. Oo, thank you, Ms. G. Ayan. Sabi ni Ms. G, yung emotional daw na nagwo-walk out, nagda-drama, I think lahat tayo nakaranas niyan. Hehe, it's because we genuinely love them. Ah, amen. To the extent that we become vulnerable. Very, very true. Nakapag-walk out ka na ba, Koy? Diyos ko, hindi lang walk out. May mga hagis-hagis pa ng mga papel. Maghanap kayo na magre-recommend sa inyo, mga ganon. Pero tama ka, Miss Gino. We are very emotional and attached talaga tayo sa mga bata. And it's one thing na tingin ko hindi dapat kontrolin o hindi dapat ipagwalang bahala. You need to acknowledge that na tao tayo at
okay lang na maging emotional in class. Like, halimbawa, pag mga graduation, halimbawa, di ba, nakakaiyak yun. Kasi tapos correct na yung paghihirap mo sa kanila, gano'n. Pero, di ba, nakakaiyak talaga. And when you hear stories of your students, halimbawa, who are struggling or who are now successful, nakakaiyak yun. Katulad nung kaya kilala mo si Sir Nang Oliveros sa mga estudyante natin. Yes. Sobrang natuwa ako kasi naiyak na ngayon. He messaged me and he sent me a picture of himself. Sabi niya, Sir, sorry na kumakalood ng YouTube channel mo kasi nasa ER ako ngayon. No? Tapos full gear, naka-PPE si Doc Sir Nang. Yes. Nakakaawa kasi talagang yung ginagawa niya ay ibang klase talaga. So pag narinig mo yung mga estudyante mo na ganun, talagang nararamdaman mo yun. And when you're inside the classroom, ganun din. Pero if you're handling like 30 students, lahat ng emosyon nun, bit-bit mo pagkatapos ng classroom eh. So, hindi pwedeng hindi ka magiging emotional. Ang siguro na dapat maging balance eh, tingin ko. Correct. Ako din. Very, ano din ako dyan, very emotional akong teacher na, hindi ko ikakaila na may times noon na umiyak ako sa loob ng classroom because of like celebration of victories, ganyan. Pero yun nga, meron sinasabi na yung mga bit-bit mo, huwag mo dadalhin sa loob ng classroom, lalo na kung ito'y galit ka, di ba? Kasi, di ba, magiging terror ang dating mo niyan. Terror teacher, ka-emotional in a positive way. Okay, ayan mga kapitan. Mental health yun, mental health, di ba? Mental health. So, meron lang last message si Lloyd. Panoorin lang natin bago tayo sa ating pagtatapos. Ayan. Maganda yung sinabi ni Lloyd eh. Sabi niya, do. May iba-iba talagang ugali at may iba-iba talagang way na pagturo ang ating mga teacher. Pero isa lang importante, meron silang magandang na ibabahagi sa atin at nai-impart sa ating mga estudyante. At kahit kailanman, hindi mo na ito maiaalis sa iyo, yung mga magandang aso na tinuro niya, lahat ng mga pinapagawa sa eskwelahan ay pinagawa sa iyo dahil it will prepare you to your future problems at walang matatakot mo sa iyong buhay. Take it slow, darling. Kasi sa school, hindi ba yung realidad, mas magpapagawa ang mundo pagkatapos mong mag-aral. At huwag na huwag kalimutan yung respeto ang inyong mga guro. Tatapos sa eskwela, hindi ba makatapos yung pag-iguro? Mag-grade pa yan, mag-complete pa yung mga grade, mag-isip pa ng lecture. At hindi lang sila teacher. Pumila, asawa sila, anak sila, lola sila. At may mga iba pa silang gusto gawin. Isa pa, palakpakan pa natin ang ating mga teacher kasi gusto ko pa nag-iguro ito. Ayan, maraming salam. Okay, ano mo watch the whole video, you go to Lloyd's channel. Ililink na lang natin yan. Yeah. So ito ko, ito yung magandang ano. Ayan, diba? Nakita natin sa Instagram. Ayan, diba? Teachers are human, okay? Meron tayong movement na teachers are human too. Can you share with us, Koy, give us a brief background, anong meron sa movement na ito? I saw this in Instagram kasi I've been looking for organizations of teachers, hindi lang sa Pilipinas. And this is one of the advocacies na nakita ko, that teachers are humans, na pinapaliwanag nila. Katulad na sinabi ni Lloyd at sinasabi natin dito, there are different types of teachers na nagpapatunay lang ng diversity natin bilang mga individual. At tayo ay mga tao din, nasasaktan, nahihirapan, correct, nagagalit, nabubusit sa pamahalaan, sa kapitbahay, sa kumakahol na aso. Talagang kailangan maintindihan ng mga tao, particularly ng mga estudyante at ng mga magulang, na mga teachers ay tao din po. Correct. Na we tayo have ay expectations sa ating mga teachers, pero you have to remember na minsan may mga downside din tayo, na may mga nagkakamali. We're not perfect, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sinabi to her is human. We are, ano, nagkakamali din tayo. Pero okay, marunong din naman tayong bumangon mula sa ating mga pagkakamali, di ba? And tingin ko yun ang pinaka-importante. Yeah. Totoo yan. Gusto ko doon sa sinabi ni Lloyd, yung ano, yung parang pag-alis, paglabas ng classroom, isa tayong magulang, ang mga magulang, mga kapatid, di ba? Asawa, di ba? So meron tayong iba't iba talaga. Katulad din ng ibang mga profesyon, di ba? Pagka engineer ka, sa site engineer ka, paglabas mo, isa kang tatay, isa kang anak, isa kang kapatid. So parang pare, lahat po tayo ay mga tao lang, di ba? Na meron tayong mga pagkakapare-pareho at pagkakaiba-iba. Respeto ang ating ano, take away this ano, this particular live stream with Teacher Max. We need to respect yes, each other, particularly our teachers, because we don't know what they are going through, especially this time of the year na ang hirap talaga maging teacher ngayong panahon na to. But you know, our teachers are doing their part para masiguradong mabigyan ng tamang, you know,
edukasyon yung ating mga bata sa pagpasok ng new normal na ito. Particularly sa Pilipinas, Erwin, medyo struggling talaga yung mga teachers and we are trying to help them sa pwedeng may tulong natin sa kanila. Yeah. Kaya nga, itong Independence Day special ng tonight with Teacher Max ay dedicated sa ating mga teachers dyan sa Pilipinas. Kaya naman, Koy, ayan, thank you teachers. We love our teachers. Guys, palakpakan naman natin teachers mga day. Teachers. Parang advance ating Teacher's Day na ito. Every day is Teacher's Day. Correct. Kaya mga ka-tweetams, I'm sure nami-miss nyo na ang mga teachers ninyo. At kung friend nyo sila sa Facebook, i-message nyo sila, mag-comment kayo sa kanila at sabihin niyo bakit kayo masaya na naging guru nyo sila. Correct. And invite them to like, share, and you know, subscribe to our channels. Ganun lang. Correct. Diba? Ayan nga, diba? Ayan. Meron akong banner para dyan, diba? Subscribe to ChockTalks. Okay, dahil nga may si ChockTalks, si Chocko ay meron siyang teachers helping teachers, lalo na ngayon na maraming online classroom na mangyayari dyan sa Pilipinas. So, merong mga video si Chock para tulungan ng ating mga fellow teachers on how they can be confident in front of the camera. Ayan. And ayan, muling maraming salamat sa ating mga teacher. And Koy, alam ko meron kang ipopromote para mamaya. Yes, please. Thank you, Erwin, again for inviting me. Mamaya, 10 p.m. on my YouTube channel, join me in this discussion about panatang makabayan. Kailangan bang i-memorize yan? Kasi napakainit ng balitang ito ngayon sa Pilipinas and we need to understand during this Independence Day, ano ba ang ibig sabihin ng panatang makabayan para sa ating mga Pilipino? Yan ang pag-uusapan natin. Isang kulitan. Hindi masyadong seryoso, tawa-tawa lang. Pero correct. At ang tanong, memorize nyo pa ba yan? At alam ko, alam mo, pinabahan din ako dyan. Dalawang version yung panatang makabayan, di ba? Correct. Di ba? Panatang makabayan, oh my God, parang ako bata, hindi ko na yata memorize. Pero dalawang version niya sa aking pagkakaalala. Ayan po mga kapatid. Natin lahat mamaya. Mamaya punta po tayo sa YouTube channel ni Chock, okay? At panoorin po natin ang kanyang live about panatang makabayan. Makabayan ka pa ba ngayong despite sa mga nangyayari sa inyo sa Pilipinas? Bakit ka pa kailangan maging proud na isang correct. Pinoy? Ayan. Ayan. At kami po ni Chock ay mga proud na guro. Kaya muli, saludo sa aming mga fellow teachers. At yung mga uri ng guro, eh, sabi nga po ni Lloyd Cadena, ay real talk lang. Nagkaroon po talaga, meron talagang teachers sa mga ganyan. Pero I'm sure yung mga teachers natin ay nag-evolve na, nagbabago, diba? At of course, leaning towards the good. Yeah. So, Koy, any final message para sa ating mga kapitans? Again, show respect and love your teachers because teachers are human and let's continue sa mga teachers nandito to help each other para matapos natin ang mga problemang ito. Again, Teacher Max, thank you and to all who joined us in this live stream, maraming salamat po for this opportunity. Ayan, salamat, maraming din salamat sa iyo, Koy. At yun nga, mga teachers, saludo kami sa inyo. Okay, at pasalamatan po natin ang ating mga guro kasi kung hindi po dahil sa kanila, wala tayo kung nasaan man tayo ngayon. Kaya maraming salamat po. Sabay na tayo magbabay sa kanila kaya. So, maraming salamat po sa pagpanood ng Tonight with Teacher Max. Sobrang appreciated ko po yan. At kung hindi ka pa po nakapunta sa aking YouTube channel, please subscribe to Teacher Max YouTube channel at kay ChockTalks na rin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon at alam ko, dinner time na. Diyan sa Pilipinas, kaya sabay-sabay na tayo mag-dinner. 8 p.m. dito, pero sasabayan ko pa rin kayo. Come on. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Yeah, so mula kay Teacher Max. Teacher Education Network. Yes. Puntahan nyo rin kami doon. Yes, meron din live about online classroom learning, homeschooling. Yes. Homeschooling, ang Teacher Education Network. So, mula kay Teacher Max at kay... Chock Talks. Okay, please always enjoy life and live life to the max. To the max. Thank you, everyone. God bless. Thank you, everyone. Bye. See you. Thank you.